Mahigit 100 personalidad ang itinuturing na persons of interest sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapi. Kabilang dyan, ang sinuspinding hepe ng Bureau of Corrections. May duda raw ang PNP sa pagkamatay ng umano'y middleman. Hinala nila, may nangyaring foul play. Nakatutok si Mariz Umali. Di iilan ang mga personalidad na binatikos ng broadcaster na si Percy Lapid sa kanyang programa sa radyo. Kaya sabi ng pulisya, kasama raw ito sa iniimbestigahang angulo sa pagpatay sa kanya. 116 na personalidad na kasama sa mga binanata ni Lapid ang itinuturing ngayong persons of interest. Out of the 600 plus na mga tinalakay po niya sa programa niya, there are almost 160 personalities more or less na different personalities, mga politiko, mga military, mga police, halo-halo. So ito mga tinitignan natin na mga ano na mga probable na mga baka may kinalaman dun sa pagkamatay ni Percy. Person of interest ang tawag sa taong hindi pa inaakusahan at hindi pa itinuturing na suspect, pero kasama sa mga iniimbestigahan sa isang krimen. Kabilang dito ang sinuspinding Director General ng Bureau of Corrections sa si Gerald Bantag. Ganito rin ang sabi ni Justice Secretary Boying Remulla. Kasama siya. Well, it's a person of interest. All possible suspects are being considered. All angles are being considered. Kinukuhanan pa namin ang pahayag si Director General Bantag. Sinuspindi si Bantag noong isang linggo kasunod ang pagkamatay ni Crisanto Palanya Villamor sa loob ng Bilibid, ang itinurong middleman ng self-confessed at sumukong gunman na si Joel Escorial. Hinala ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. may foul play sa pagkamatay ni Villamor, lalo't ang lumalabas pa raw na sanhi ng pagkamatay niya ay dahil sa bangungot. It's too much of an incident, diba? It's an unfortunate incident, but it's a questionable. The timing is questionable. Paano ka mababangungot ng tanghaling tapat, di ba? Ayon mismo kay PNP Chief Azurin, hindi pa ito maituturing na case solved. Patuloy pa rin daw ang kanila nakukuhan lead sa kaso sa tulong ng mga testimonya ng mga naiwang saksi. Nasa kusudiya ng BJMP ang isa pang middleman na si Christopher Bakoto, habang nasa PNP Custodial Center naman si Jose Villamor na pinsan ng namatay na middleman at kasama niya sa selda. Nasa DOJ na rin daw ang desisyon kung gagawing state witness si Escorial, pero kung PNP ang tatanungin, hindi nila inirerekomendang gawing state witness ito. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.